taon ay pinakaabangan ng mga estudyante, faculty at staff ng Central Luzon State University ang Christmas lighting sa main gate ng universidad bilang hudyat ng selebrasyon na nalalapit na Kapaskuhan. Ang Christmas lighting ay talagang ginagawa namin dito sa CLSU taon-taon. Ito ay handog namin sa mga mag-aaral na mga kawani ng CLSU at sa mga naninirahan dito sa Science City of Muñoz. Kasama na rin ang mga kababayan natin sa Nueva Ecija. Ito ay nagpapakita ng aming pagdiriwang ng Kapaskuhan at ngayong taong ito ay minabuti namin na ang tema ay tungkol sa talagang Pilipino sapagkat napapanahon na upang tayo ay magpakita ng pagmamahal sa ating sariling kultura. Bukod sa mga mag-aaral, ay dinarayo din ang CLSU ng mga turista at ayon sa mga estudyante, isa na itong kilalang lugar na pasyalan tuwing sasapit ang panahon ng Kapaskuhan. When it comes to Christmas here in CLSU po, yung Christmas po mas nadadama kasi po yung lightnings nila maganda po, well prepared po sila lagi. Every Christmas po. Ang pinaka inaabangan po kasi ng mga tao, hindi lang po ng mga estudyante, pati po yung mga tao sa ibang lugar, dumadayo po sila dito kasi po napaka-bongga po talaga ng celebration ng Christmas dito po sa CLSU. Hindi po siya makakalimutan kaya lagi pong binabalikan. Sa taong ito, ang bawat pailaw at dekorasyon ay sumisimbolo sa tema na Bayanihan sa Bayaniwan na nagpapakita ng pagkakaisa, pagmamahal at kultura ng lahing Pilipino. Katulad ng sunflower na nagpapahiwatig ng pagsamba, masaganang buhay at gabay ng Diyos. Ang palay na naglalarawan ng masaganang ani at maunlad na buhay. At kubo na sumasalamin sa kulturang Pinoy na pagkakaisa at bayanihan. Ilan rin sa mga adorno ay ang ipinagmamalaking produkto ng CLSU katulad ng tilapia at kabute. Mensahe ni Dr. Tereso Abella, presidente ng universidad, nawaan niya ipagpatuloy ng susunod pang henerasyon ang Christmas lighting tradition ng CLSU. Ito ay isang bahagi na ng kultura ng aming pamantasan. Mga mag-aaral pa rin kami, ganito na rin ang ginagawa ng aming mga pinuno noong mga nakakarang taon at gusto namin ipagpatuloy ito upang ito ay mahundugan ang ating mga kabataan na para sa susunod na henerasyon. Ito rin ay gagawin ng ating mga kabataan ngayon.